let's go shopping. Again? Yes. Why? I need a new dress. You just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Ah, a dress. Let's go. Motorcyclo News is brought to you by Gustas, ako nga pala si Mr. Melakino. Ako nga pala si Titan Ho. Ako si Telly Buhay. At ito ka, Motorcyclo News Talk Show. Mga sikwistas, ako si Melakino. Ako si Titan Ho. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcyclo News Talk Show. Yeah! Hello mga papi, kamusta ang mga weekend nyo ngayon? Ay, napakaganda. Alam nyo ba yung maraming mga events ang mga nangyari sa atin ngayon? Oo, nga pala. No? Oh, actually, maganda yung pasok ng taon. Except sa isa lang, mamaya alamin natin ko. Oh, yeah. Medyo may konting glitch lang eh. Konting ano lang. Pero okay. All in all, maganda naman. Pag-usapan natin ang ating news and events. Yes, pumunta tayo sa Suzuki Raider Summit na ginanap sa World Trade Center. Oh, mga papi, magbibigay-bugay naman tayo kay late Glenn Bellido. So meron tayong tribute para sa kanya. Mamaya panoodin niya mga sikwista. At syempre, pinag-uusapan din naman natin ang mga tribute, mga pagtulong na ginawa ng mga riders natin na ginanap dito sa Maripanta, Quezon. Yeah, oo. At meron din tayong racing tour briefing. So mamaya mga sikwista, panoodin niya. At para naman sa do-it-yourself, punta na natin ang Rupali Classics kung nga saan nandun si Papa Alvin Anderson ituturo sa atin ang tamang maintenance cleaning ng mga drum brakes. At para sa ating featured club, kilalanin natin ang ATAT, ang Anytime All the Time Motorcycle Club. At kilalanin natin ang PSRC o ang Philippine Suzuki Riders Club. At para naman sa ating featured apparels, bisitahin natin ang Spider, ang kanilang Spider Blaze Jacket. Mamaya, tingnan niyo yung mga sikilista. At para sa ating food and tour, pumunta tayo sa Vintage Cafe. For our bike review, gamitin naman natin at i-review ang Kimco GD300i. So mga ciclistas, sit back, relax, and enjoy the show! Yeah! Para sa ating news and events, pinuntahan natin ang Suzuki Raider Summit sa World Trade Center. So mga siklista, panoodin niyo to. So mga siklistas, nandito tayo sa Raider R150 Summit kung saan kasama po natin the President of Suzuki Philippines Incorporated. We have Mr. Hiroshi Suzuki. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, what do you feel? We have lots of riders coming in. We have, I think, lots of Raider 150 owners joined the event. Today, 3,600 Raider customer coming. I'm very, very happy. Maraming salama po. Thank you very much. So, ciclistas, astig ka sa Suzuki! Alright, good afternoon mga ciclista. We're very lucky to have the new face of Raider R150. Hi, Ms. Safra. Good afternoon. Welcome to the launch or the summit of the Raider 150. Thank you. Magandang hapon. Want to say hi to your fans here in the Philippines? Hello. Thank you so much.
Okay, what can you say about the new being the new face of Raider 150? I'm so excited. It's been so much fun, and the bike itself is so beautiful. Well, I know it's a very popular bike in the Philippines. I know Filipinos really love it, so that must be a reason for it. And it's so nice, like, to look at, and like the when I rode it, it was very smooth. So I think if that's what you look for in a bike, it's really nice. A huge thank you to Suzuki. I've loved this opportunity, and the team that I get to work with is so fun, and they've been so great. So every shoot we've done is just like been so much fun. It doesn't feel like work at all. It's just like it's such a great atmosphere, and I'm so happy to be here. Honestly, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ciclistas, kasama naman natin ngayon ang marketing manager of Suzuki Philippines. Walang iba kundi Sir Monch. Magandang lalaki po kayo, Sir Monch. Mas maganda ka sa akin. Ayan. Sir Monch, napakadaming riders na dumating ngayon, sir. May bilang na po ba tayo kung ilan ang dumating na riders? As of 3 p.m. kanina before we ended the program, no, meron pa mga pumasok pero we're already at 2,900 riders. So this is a very big turnout. Sobrang masaya kami na ang laki ng support ang binigay ng mga riders ng Suzuki ngayon, particularly the Raider R150 users and the Raider Breed users, and in the afternoon, pati yung mga ibang modelo namin na motor, pumunta lahat sila dito to throw their support for the Raider R150 Summit. So sir, nag-launch tayo ng bagong Raider 150. So ano po yung mga bagong features ng Raider 150 natin? So basically, yung bagong reloaded Raider R150 natin, it still has a new decal, new color. We maintain the premium gold color and the premium black-red color. But this time, medyo in-enhance natin, reload natin siya. It now has a wavy disc brake, a tubeless tire na rin siya, at saka meron na rin siyang shutter key. So talagang nakita natin yung total makeover ng Raider 150R. Yes, an improved version of the already very good product para yan sa mga supporters ng Raider R150. So thank you very much, Sir Monch. Maraming salamat po. And congratulations to a very successful Raider R150 Summit. Kasama naman natin ngayon ang General Manager of Sales and Marketing ng Suzuki Philippines Incorporated. Walang iba, ang pinakagwapo, the dashing debonair, Mr. Jun Bulot. Magandang lalaki po kay Sir. Magandang hapon po sa iyo, sir. Ayan. Sir Jun, napaka-very successful yung nangyaring Raider R150 Summit. So ano po masasabi nyo? Well, thankful ako sa mga participants. So nakita po natin yung suporta ng mga Raider R150 owners. So doon pa lang halos kalahati nung bilang nyo, puro Raider R150. Yes, ako'y nagpapasalamat sa mga dumalo dito sa event na to. This is the first time event, but I was really surprised of the success of this event. Yeah, pero sir, dito sa Luzon natin ginanap yan, dito sa World Trade Center. Are we looking future Raider R Summit in Visayas or in Mindanao? Well, hopefully, we will be planning it to be implemented in Mindanao, maybe this year. So, yun po sir, nakita po natin ang suporta ng mga Raider R150 riders and owners. So, maraming salamat sa iyo, Sir Jun. Maraming salamat. Maraming magandang hapon. Ayan, maraming salamat po. Mga sikulistas, balik sa inyo. Yee! Ayan mga sequencer, napaka-exciting at napakaganda ng event ang ginawa ng Suzuki. Okay. At napakaraming clubs na mga pumunta. Oo, kung nakita natin yung magagandang bikes ng Suzuki Raider. Mm-hmm. At syempre, alam nyo ba, ang Suzuki Raider, siya ang tinaguriangan, the Underbone King. Alam nyo ba, noong year 2002, konting kaalaman mga siklistas, unang lumabas ang Raider 125 noong 2002. Sumunod na lumabas ang first generation ng Raider 150 noong 2004. Hanggang sa nagkasunod-sunod na at siya pa rin ang hailed as the Underbone King at undisputed. Oo, ang kagandahan niyang papi, meron silang history nung Raider dun sa event mismo. Yeah. Nandun lahat ng bike. So kumbaga, it's a more than a decade talaga na naghari ang Raider 150. So sa mga taga Suzuki Philippines Incorporated, good job para sa inyo lahat. Yee! O mga papi, ang kaibigan natin, si Glenn Bellido, isa sa mga endurance kings natin, di ba? Mm-hmm. Magbibigay tayo ng tribute ngayon sa kanya. Kaya mga siklista, panoorin natin. Thank you.
O, ayan, mga paps, eh, alam niyo, nalungkot talaga ako eh. Nagbalita pa sa akin na si Papa Mel. Narinig ko yung balita niya talaga. Medyo malungkot. Kaibigan natin yan eh. Oo, nakakalungkot talaga kasi another great rider ang nawala na naman sa industry. Actually, sa tagal namin magkasama ni Papa Glenn Belido, talagang hindi mo siya maituturing na ano lang, poser lang eh. Kasi sa lahat ng mga riders na nakasama natin, isa siya sa mga talagang parang bumibili lang ng suka eh. Isa sa nakakarating eh. Yun. Rider talaga yan. Right. Kaya para sa'yo, Papa Glenn Belido. Ride peace in heaven. Papi, itong alam niyo naman yung nangyari sa pagyong Nona. Oh, last December lang yung Pops, ha? Oo, oh, medyo nakakalungkot yung mga kaganapan yung ang isa sa mga hardy hit yung mga yung Maripanta. Oh, ito so, yung ano ba yung Maripanta sa kaalaman ng ibang mga rider community natin. Actually yan yung Marcos Highway na dire-diretso hanggang Infanta. Kaya Maripanta is sa Marikina, Infanta, Tanay Road. That's the Marilaki na yun. Another term. Oh. Anyways, Papi, marami siya kasi nasalanta doon. So, itong mga kaibigan nating riders is nagtulong-tulong sama-sama para magbigay ng konting relief, konting tulong sa mga pamilya. Actually, parang hanggang ngayon, Papa Titan, na ongoing pa rin itong relief operations na ginagawa dito sa Maripanta. Papi, ang isa sa mga pinasasalamatan natin dyan is si John Ariel ng Jarial Speak. Siya isa sa mga nag-lead para... Nag-lead organizer, kumbaga. Tumulong sa mga kanyang mga kababayan. Kababayan. Kasi yan. Masalamatan din natin si ano, i-acknowledge din natin si Papa John Guarin. Ayan, racers, no? Racers. Siyempre, nakasama rin natin si Papa Jobber Bolaños. Isa rin siya sa mga umassist para doon sa pagtulong dito sa ating mga kababayan sa Maripanta. Oo, at saka siyempre, kaliwang isa sa mga kasama nila doon, yung racer, yung federation po, pinangunguna ni Sir Ami. At also, kasama rin nila doon ang Off-Road Warriors. Off-Road Warriors? Oo, at ang Mio Natin. Mio Natin, kasama nila dyan. At saka doon lang nakaraan din, kasama rin natin ang Ducati Philippines na pinangunahan ni Ma'am Joy at Sir Toti Alberto. Ayan, nagbigay sila ng tulong dyan. So, malapit sa puso ng mga riding community ang Maripanta. Kaya, maraming salamat po sa lahat po ng mga tulong at sa mga tutulong pa. Makipag-coordinate lang po kayo kay Sir Ariel, yung makilista. Yung po yung general speak dyan lang po sa may after po yan ng Tanay, paakyat, papunta ng Infanta Road. Oh. Siguro, lastly, Papi, special request lang. Mas gusto sana mga, ang kailangan natin talaga ngayon is food. Oo. Sorry, yung mga damit, okay na, okay. Marami ng damit. Marami tayo. Damit, blankets, all accounted there. So, kailangan po nila is yung mga canned goods, as possible. Noodles po. Yung ready to eat na. Ready to eat po, yun. Dali ko yun. Huwag na yung mga lechon, yung ano, yung mga pansit. Baka mahirapan magluto. Pero, seriously speaking, mga siklistas at mga televiewers, if you are willing to help, please coordinate with them. Lahat po ng klaseng tulong, ibibigay po natin sa kanila, ibigay po natin. And hopefully, makaraos at makabangon ulit ang mga tao sa Maripanta. At nais rin namin pasalamatan po yung Vertical Access Solution. Sila po yung nag-provide po ng zipline sa Maripanta para makatawid po yung mga ibang goods po natin doon. So maraming salamat din po. Papi, nagkaroon din ng briefing, ang Amazing Endurance Tour, no? Yung challenge na ginagawa to sa Vintage Cafe. Ayan. So yung mga lahat ng mga umatend dyan ay pinag-usapan nila yung rules and regulations. Ayan. Pero ang napakaganda rito is hindi mo alam talaga ang ruta. So walang route pa. So walang route. Ayun. Good luck sa ating mga good luck riders. Siyempre, para sa lahat ng participants. Oh, so pa-briefing na rin, bigay na rin tayo sa mga tips, no? Mga riders. So sa mga sasali po ng Amazing Endurance Tour, always keep in mind po yung ating mga motong dapat po in tip-top condition. Siyempre, laging maganda ang pangangatawan. Walang sakit. Mentally, physically prepare. Yan. Oh, mga papi, commercial muna tayo. Sige. Yun. Kaya nga alis, babalik kami.
Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out. Okay, para sa mga sigurista sa atin, yung mga naka-drum breaks pa rin, hanggang ngayon. Punta natin si Alden Anderson sa Rupali Classics upang ipakita sa atin ang tamang pag-maintain at paglinis ng drum brakes. Panoorin niyo ito. Good day everyone. I'm Aldrin Anderson for maintenance ng ating mga preno sa motor. So for this time, ang didiscuss muna natin is how to maintain your rear brakes, yung drum brakes natin. Ang unang gagawin natin is check for the lever ng rear brakes natin. Makita mo ito, may rod dyan. This one acts as a lever para yung drum brake or brake shoe natin sa likod is mag-expand to hug the rear wheel natin para magkaroon ng friction and then to stop the bike. So now, magkakalas muna tayo ng rear hub natin para ma-check natin ang ating brake shoe. Now, na meron na tayong access sa ating brake shoe, ngayon, che-check natin ang ating brake shoe for thickness ng pads. Ngayon, ito, ma-check natin ang thickness ng ating brake pads is still okay. So ngayon, ang ating pwedeng gawin para ma-condition natin ulit yung brake pads natin ng maganda, kailangan lang natin ng sandpaper. We need at least siguro mga 120 grit or 240 grit or 180 grit. So ngayon, ang ating gagawin is just pasadahan lang natin ng liha ang brake pads. So para matanggal yung residue ng brake pad natin. Dito sa taas, linisin natin. And after that, huwag kakalimutan yung ilalim naman. So make sure na napasadahan natin mabuti ang surface. Kasi ito yung contact surface ng brake shoe. So, kailangan yan malinis para maging efficient yung brake. Since ang drum brake, mas mahina compared sa disc brakes. After thoroughly malihan natin, dust it off. So after ang brake shoe, siyempre kailangan natin naman isunod yung ating hub. Ito yung brake hub. Dito, sa brake hub, dito kumokontakt ang ating brake pads. So ito, kailangan din natin siyang linisin at lihahin. So yan. Yan. So now, yan, thoroughly malinis na yan. Kaya nalihan na natin. So wipe off lang natin yung mga dust particles. And kung meron kayong compressor or compressed air, maganda yan, hanginan din natin. So now we are ready to mount in again yung ating gulong. And then after nito, mache-check natin ang ating preno. Okay, so ngayon natapos na natin linisin yung ating brake hubs at saka yung brake shoe. May balik na natin gulong. So now, tignan na natin yung functionality. So kailangan yung lever, yung pag-press nyo ng paa ng foot brake, dapat hindi masyadong malalim. So ngayon, para natin ma-adjust yung depth niyan, dito lang natin yan i-adjust sa butterfly nut dito sa lever sa rear hub. So going clockwise, dyan, is pampahigpit para lumiit yung clearance ng foot brake lever. So yan, depende yan sa inyong mga riders kung anong gamay nyo. So at this point, yan, ito, okay na to. Makikita nyo, pag pinikot ating gulong, yan, konting apak lang, kumakagat na siya. Yan yung ating pag-adjust ng foot brake lever. Okay, so now that fully adjusted and nalinis na natin yung preno, and now it's time to test para malaman natin yung efficiency ng preno. So see you again next on our
next tips para sa ating mga preventive maintenance ng ating mga motorsiklo. Yan, mga siklista, siguro naman marami tayo natutunan kung paano maglinis ng drum brake. Oo nga, hindi naman pala ganun kahirap. Oh, madali lang. Madali lang. So yun pala yung drum brake? Yan, akala ko. Oo, ambulis na tayo dati. Oo, yun dati. Yun pala yung tamang drum brake. Akala ko yung drum brake dati, para kaya magkaka-shape up sa drum brake dito kataas yung gulong. Ako eh, di ba? Akala ko, siguro kalapag yung gulong. Anyways, kidding aside mga siklista, always maintain your rear brake as well as your front brake because you'll never know when you're gonna need your braking system. So mga siklista, wala munang alis yung mga buwan. Babalik po ang motorsiklo ni Stock Show. Feature Club, mas makikilala natin ngayon ang ATAT o ang Anytime, All the Time. Panoorin nyo. I'm Colonel Benji Ladra, one of the founder of ATAT MC. Nagsimula kami rito ng 2002. Simula nito pa, copy-copy lang every morning. Nag-iikot kami dito sa Metro Manila. Then some of members, we gathered around less than 10 friends with a motorbike. We decide to name it the group ATAT. It means anytime, all the time. Thank you so much, Colonel, for that. How about being the vice president po of ATAT, what can you advise to the other clubs po out there? Advice, we're very much, the motorcycle industry in the Philippines is very small. So every club groups is very much know themselves. So medyo magkakilala lahat. So we all know each other, see each other more often than not outside every weekend. So they're very much in close, especially with a sports bike group like Club 200, Club PK. We do occasional rides with them. We do friendship rides with them, parang correlating lang for the passion of riding. Do you want us to give any background about the members of ATAT Park, just for the sake of our televiewers? I'm Jebis Aguila. I'm one of the officers of ATAT MC. As a vice president external, I do all the rides, I do activities and everything to keep all the members intact. We have mountain bike rides. We have every Thursday, we have ATAT Thursday. We call it ATAT Thursday. We get together, we drink, we share our passion with motorcycles and everything. So if you're an ATAT, all of us are like brothers. Nah, we can't explain, but we always have time with each other every week. So, ang hirap palang magkaroon ng husband na ATAT member. Yeah. Mahirap talaga. Okay. Mahirap talaga. Sir, how about our champion here? Mr. Amar, how are you po? I'm current champion first place finisher of Ironman and Moto Rally Endurance Challenges. And I was lucky enough to also win my category in the last Daryl's uphill climb. Right now, this January, the first endurance challenge that will be coming on is the Cannonball Endurance Challenge. And it will be 1,200 kilometers that you should finish within 24 hours. Yeah, and it's the same with Ironman also. It's also 1,200 kilometer endurance driven. February. But this one's on first weekend of February. And since I was the first that finished it, I did it in 12 hours last year. And hopefully I could do it again this event. I suggest they do an ocular inspection of the route before they actually join. And from there, I think, you know, they can see if they are capable of finishing it within 24 hours. But in his case, I think he's planning to finish it in less than 12 hours. Wow. Yeah, okay, we'll look forward to that. Let us know so we can cover it.
O ayan mga papi, yun? Nakilala natin kung sino ba yung mga ATAT. Talaga naman na nakakabigib eh. Wala ka kung ganun motor eh. Okay. Tsaka nagsimula sila all European motorcycles. Oh, napakaganda ng mga motor nila. Oh, sa bagay sa kanila kasi, yun rin naman it's all about the bike. Kaya nga ATAT, yung kanilang Resolve. Kung anong oras man tayo mag-ride, dapat gawin natin siya. Kaya nga all the time, anytime. All the time. Ayun, so nakilala niyo ang ATAT. O mga papi, ilalarin natin naman ngayon ang PSRC o ang Philippine Suzuki Riders Club. Panoorin niyo to. Good afternoon, Cicluista. Ako po si Titan Hawk at kasama natin ang ating featured club of the week, ang Philippine Suzuki Riders Club. Yeah! At ngayon, kasama natin ang apat sa pinakamagigiting na chapter president dito ngayon sa PSRC. Ito po sila, Sir Dennis. Kailala po sila. Good afternoon. Ako nga pala si Dennis Bandola. Ako yung presidente ng PSRC Laguna. Sa ngayon, kami yung mother chapter ng Philippine Suzuki Riders Club. Hi, good afternoon. Ako naman si Joseph Alim, or Etoy Batotoy. Ang presidente ng PSRC NCR. Yes, ako naman si Sherwin Medrano, ang presidente ng PSRC Batangas. Good afternoon po. Ako nga pala po si Rene Sarsaba, aka Iboy, presidente po ng PSRC Pangasinan. So ngayon, matanong ko naman kayo mga sir, paano ba nagsimula si Philippine Suzuki Riders Club? Bali yung NCR, Philippine Suzuki Riders Club, NCR, nag-start siya ng year 2004, ng October. Bali, nag-gather lahat ng mga Suzuki motorbike, then doon na nag-start. Ano na po ba yung mga naging accomplishment ng mga chapters natin? So far sa Laguna naman, marami kami naging activities. So part ng accomplishment namin, so umabot kami ng isang dekada. So 10 years na ang PSRC Laguna. Pawag sa Batangas, sir. Ano ba yung mga naging accomplishment natin doon? Only sir sa Batangas, so meron kasi rin kami sa chat group na ano kami kina Press Meta sa LG. And kung updates, sama rin kami sa kanila. So ano man yung event or yung mga ano. So join lang din kami eh. So since yung Laguna at yung Batangas, yes, halos magkalapit. Brotherhood. Sa amin po naman sa Pangasinan, every anniversary po namin, gaya ng Laguna, may outreach care po sila. Kami every anniversary namin, may outreach po care po. Ayos, so napakaganda ng ano, no? So yung mga siklubista, talaga napakaganda ng mga advocacy ng mga kasama natin ngayon. Pero tanungin naman natin, paano ba maging member ng PSRC? Madali lang po maging member ng PSRC. So we have at least a requirements of 3 months standby. So bali 12 meetings. So every Saturday po yon. Ang tambayan namin, PSRC Laguna, located at Robinson Mini Stop every Saturday 8 PM onwards po. How about sa Batangas, sir? Saan po ba yung ating tambayan? Sa Batangas, alternate kasi yung aming tambay. Medyo malayo kasi yung Lipa and sa Batangas City. Mm-hmm. So, sa Lipa, sa Shell Ayala Highway, okay. 7 PM onwards. And sa Batangas is sa Shell Diversion, 7 PM onwards din. Okay naman. Paano naman yung kasama natin sa Pangasinan? Sa amin po, ang pinakatambay po namin, sa kasamahan po namin na may chop, si Jeff Auto Garage sa may Divinacia Road, Tagupan po. So yan o mga siklubista, so kung gusto nyong sumali sa Philippine Suzuki Riders Club, no, puntahan nyo lang yung mga binanggit nilang mga location at for sure, at itong mga kasama natin ngayon, talagang i-welcome kayo, di ba mga guys? Ayan! So mga sir, any parting words, baka meron kayong gustong pasalamatan at imbitahan rin natin sila na mag-join sa inyong mga Facebook page. Nagpapasalamat ako sa Suzuki Philippines. Yan. Then, visit po nyo yung FB namin, PSRC Laguna. Then, nandun po lahat ng mga events namin. Nakapos po doon. Alright. So yung ano sir, baka meron kayong mga Facebook page yung sa Pangasinan. Sabi niyo sir, may Facebook page po kami, PSRC Pangasinan. Batangas, may Facebook din tayo. So, PSRC Batangas. Then, may chat group din kami doon, PSRC BA. So, yun. Update lang kami doon kung anong balita. How about naman sa NCR chapter, syempre? Meron kami Facebook page, Philippine Suzuki Riders Club, NCR.
Yun. So yun o, napaka-friendly ng ating mga kasamang riders ngayon. So mga sikluista dyan, yung mga Suzuki owners dyan, so kung gusto nyong sumama dito sa Philippine Suzuki Riders Club, eh mag-join na kayo sa kanilang mga Facebook page. Okay? So mga sikluista, ito po muli si Titan Hawk at ito po ang Featured Club of the Week, ang Philippine Suzuki Riders Club. Oh, ayan mga papi, nakilala natin ang Philippine Suzuki Riders Club. At syempre, ang PSRC o Philippine Suzuki Riders Club is considered as the first motorcycle club ng Suzuki. Oh, so kaya pala talagang Philippines tsaka Suzuki. Ayan. Nandiyan sa pangalan nila. At syempre, doon na lang simula, PSRC, then syempre, kunyari, pare-pare tayo ng Rider, bumuuna tayo ng sariling Rider Club. Yung iba, pare-pare ng Smash, bumuuna rin sila ng Smash Riders Club. So PSRC is mostly known na the pinakauna na naging club ng Suzuki. Tsaka mga papi, may mga iba-iba pang ano yan, di ba? Mga chapter. Ay, marami. Marami, oo. Diyan kami nagbibid kadalasan sa Shell eh. It's a kanto ng C5. Julia Vargas. Julia Vargas. Julia Vargas. Julia Vargas. Mga tropa natin. Anyways, ayan, nakilala nyo ang PSR. Mga papi, kayo, alam namin kayo, nasa bahay lang kayo. Wala kayong ride, wag kayong aalis, babalik kami. Featured apparel, ginamit po natin ang Spider Blaze jacket. Tingnan po natin kung paano siya magiging comfortable or paano ang kanyang safety standards. Panoorin niyo po ito. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa Featured Apparel of the Week. Yes. Ayan. So ano bang i-feature natin ngayon? Ito. I'm very comfortable with this one. Wow, what's this? Ano ba to? I'm a spider, of course. Wow, spider jacket. Yes. So ang ating Featured Apparel of the Week is a spider jacket and it is called the Blaze. Oh. Ayan. So makikita natin, maganda kulay ha. Meron blue, may red. Yes. Tapos meron din silang yellow. So tatlo ang variants ng spider Blaze jacket. Yes. So ano ba mga special feature ng jacket actually, na ito? Yun ang tatanungin ko kasi feeling ko napaka-protected ko. Mm-hmm. And meron tayo dito, what do you call this? Yes, kung mapapansin natin, may mga riders kasi na mahilig pumorma. Mm-hmm. Pero minsan na yung safety ng rider. So, ngayon, ang spider helmet po ay naglabas ng spider jacket na Blaze, gaya po nito, para meron ka ng forma, meron ka pang safety. So, ano po ba ang mga safety features ng spider Blaze jacket? Katulad nito, may elbow pads. Mm-hmm. Makita mo, matigas yan. Pagka sumadsad ka, pagulong-gulong, langit at lupa, pero mm-hmm. pagkatapos doon, safe ka pa rin. Then, meron tayong tinatawag na shoulder pads. Ang shoulder pads naman, pagkalimbawang suot mo yung helmet, pag sumadsad ka, minsan tumatama yung shoulder eh. Oh, yeah. So it's a protection also for the riders. As you can see, maraming adjustments ang spider jacket na Blaze para hindi umikot yung elbow pads. Naka-stay siya. Yeah. Yes. So mapapansin natin yung mga adjustments niya hanggang sa waist. Pansinin natin yung zipper niya, yung sa pocket. Yes, kahit, maraming pwede ilagay dyan, no? Yes. Kahit, gadget. Ang kaganda nito, kahit naka-gloves ka, malaki yung bukasan. Madaling ma-access yung bulsa. At mapapansin din po natin, dahil po dito sa special feature ng jacket na ito, meron siyang lagayan sa loob ng cellphone. Oh. Kaya, mga gadgets mo, kunyari mga makeup kit mo, mga ganyan-ganyan, pwede po siyang ilagay dito. And feeling ko yung fabric niya, ano siya, no? Waterproof? Yes, I think this is a water-repel fabric at made of Kundura. Yes. Pero mapapansin natin, hindi ito yung mga katulad ng ibang mga tela na pag napunit, nagtutuloy-tuloy. Okay. So maganda rin ng kanyang materials. And at syempre, mapapansin mo, ito reflectorize. Oh, so makikita ka sa kalsada pag medyo madilim. No? Safety pa rin tayo. Safety pa rin. Pagdating naman sa likod, ay meron siyang tinatawag na back protector. At meron din siyang reflectorize. Diba? So itong jacket na to ay mabibili nyo sa lahat ng SM outlet ng Spiders. At syempre, if you want to check out the Spider products,
just look at teamspider.com. Ayan. So, tingnan nyo rin sila sa kanilang mga Facebook. So, paano? Raride na ba tayo? Yes. Ready, ready, ready na. Ready, ready na. So, piporma na. May safety pa. Ito po ang Team Spider Blaze Jacket. At sabi ko sa inyo, mga siklistas, may porma na, may safety pa. So, ito po muli si Mr. Romel Aquino. Michelle Cesara. At ito po ang Featured Apparel of the Week. So, yan po mga siklistas, ang featured apparel natin, ang Spider Jacket. No? Napakaganda, papi. Oo, importante na pagka ikaw ay nag-ride, meron kang jacket dahil it is considered as your second skin. Mm-hmm. Pagka halimbawa kayo ng pagulong-gulong or kumalat, make sure talagang may kumpletong elbow, shoulder pads. Back pro optional naman siya, pero as much as possible, they've got you 100% covered. So dapat pala, pag sinabing riding jacket, yeah, merong mga padding. Ay, yeah, padding na, hindi yung mga parang windbreaker lang. Ay, hindi. Yung mga madalas mong suot ng windbreaker, malinipis yun. Nakakala ko, akurit-kurit yun. Oh. So dapat riding jacket. Riding jacket. Kaya nga very specific po tayo, lalo na sa ating safety 101, yung riding gear ay isa sa mga pinaka-importanting gamit ng isang rider. At syempre, kung meron naman tayo mga siklista, no, na syempre, kung iba naman ay hindi maka-afford ng riding jacket, eh make sure naman na bumili tayo ng mga elbow pads. Kaya, optional naman yun. Yun yung pangmalit natin sa riding jacket. Kaya siklistas, please don't touch the channel. Pag ginawa ko niyan, tapo na ako sa inyo. Babalik kami! Future is coming. Join the evolution. Ngayon naman mga siklista, ito yung pinaka-exciting segment natin ngayon, ang ating food and tour. Binisita natin ang isa sa mga masarap cozy place dito sa somewhere in Marikina. Ito ang Vintage Cafe. So kaya mga siklista, panoodin nyo ito. Mga siklistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa Vintage Cafe. Kasama ko po ngayon si Mr. George Jacinto of Vintage Cafe. Sir, maganda lalaki po kayo? Sabi na nanay ko. Ayun. So, Pops, nandito tayo sa Vintage Cafe. So makikita natin you have this collections ng mga old school bikes, cars, mga scale model. Ano ba ang Vintage Cafe para sa kaalaman ng ating mga siklistas? Dahil nauuso yung mga theme cafes ngayon, no? So we came up with this idea na ito yung mga tambak namin sa garahe, ito yung mga collections namin na yung iba iniisip talaga nila, basura siya, pag nasa garage, junk or whatever, tambak. No, so we decided na maganda siguro lagay natin dito. Ayun na lang gamitin natin this place since mga vintage naman sila. Yun. So, Vintage Cafe is offering foods, meron tayong function room. Ano-ano ba mga laman at ano pa yung mga pwedeng puntahan at makita ng mga siklistas natin tsaka sa mga car enthusiasts natin dito sa Vintage Cafe? Yeah. First of all, yung Vintage Cafe, it's a restaurant, no? So, we have good food here. Yung menu natin consists of Asian cuisine. So, mix siya ng Filipino, Chinese, meron naman tayong Italian and Western food din. So, meron tayong vintage garden na tinatawag dun sa baba. That's where yung mga magbabarkadas and family, kumakain sila dun. At saka, dun din sila umiinom. We have the coffee shop downstairs. And ngayon, nandito tayo sa events place nung Vintage Cafe. Yeah. So, ginawa mo itong konsepto na to, itong pinanggalingan ng konsepto na to is more on hindi lang para doon sa mga riders, car enthusiasts, pati sa family rin talaga, no? Para to sa family, para kahit kanino, estudyante, bikers, collectors, enthusiasts, mga nagkukotse, mga artist, ordinaryong tao, you can come here and visit Vintage Cafe. Actually, napakaganda po ng Vintage Cafe for me. Kasi, for example, I'm a biker.
And gusto ko maipakita sa misis ko, sa anak ko na ito yung kultura na ng tatay mo, ng ganyan, kung saan tayo nang galing. So it's like a little museum. Why don't you invite them? Saan ba nakolocate ang Vintage Cafe? Vintage Cafe is located at Midtown Village here at Marikina City. So I'm inviting everyone to come visit Vintage Cafe, check out the food, check out the place. We have classic stuff here displayed every day, so you can actually touch it. Hindi pareho na sa museum ng mga nakasalamin to. Yes, so we can educate our kids kung ano yung mga gamit na ginamit natin before, no? Bago magkaroon ng mga makabagong technology. I believe that we have also bands or acoustic bands dito sa Vintage Cafe. Yeah, every now and then nagpapatugtog tayo. Like last Saturday, we have this open jam night. There are lots of musicians coming here to, you know, just jam and ganyan. So soon, meron ulit tayong bagong event. Okay, so thank you very much, Mr. George Jacinto. Maraming salamat sa iyo, bro. Mr. George of Vintage Cafe. Back to you, si Cluistas. Oh, yan, no? Nakita nyo, si Papa Mel pa nag-interview doon. Ano ba, Papa Mel, masasabi mo sa yung sa Vintage Cafe? Well, talagang true to its name, no? Pag sinabi mong Vintage Cafe, it's more on a nostalgic side, napaka-relaxing, ibang tamang cool lang. Rock and roll ka lang ba na? Very cozy place cozy talaga. Cozy na cozy. Tsaka maraming magandang conversation pieces. Ayan, yun. Ano po yan. Kung dahil, mga bisikleta, nakahang. Ang but vintage to, vintage, ha? Vintage. Ito, yung vintage na pwede mong hawakan. Ah, oo. Di ba? Pwede pa i-drive? I-drive, ay, yun lang. Yeah, actually, vintage siya, di ba? Luma siya, no? Tapos meron kasing, mas makakarelate si George Jacinto dyan. Yung sinasabi ko, uy, dito, naka-vintage, tapos pwede mong hawakan. Vintage. Wow, so bihira kasi yan, eh. Usually, pag ganyan, ayaw pa hawak. Oo, oh, right. So ayun po, mga siklistas, ang pagka pinag-usapan ng food and tours, talagang excited ka eh. Oo naman, kaya Sir George, hintayin nyo ako, pupunta ako dyan. Yeah. Sama ako ha? Sama ako, pupunta tayo dyan. Babalikan natin si Sir George dyan. Yeah. Oh mga siklista, habitin ba kayo? Huwag muna kayo maalis dyan, magbabalik pa po ang Motorcycle News Talk Show. Mga siklowistas, nandito naman tayo sa isang edisyon ng Coffee Talk. Ayan. Right. Right. So sa gabing ito, mga siklowistas, kasama naman natin from Rockstar Sports and Events, walang iba kundi si Mr. Mark De Leon. Magandang lalaki ka, Papa Mark. Magandang lalaki kayo. Ayan. Siyempre naman. Idol. Welcome sa Coffee Talk, Papi. No? So itong Coffee Talk natin ay pinag-uusapan natin dito, mga siklowistas, yung mga pangyayari. Hindi lang sa kahit na anong events, pati na rin sa racing team or racing events. Pag-uusapan na rin natin. Alam niyo, Papi, ito si Mr. Mark, Mark De Leon. Mr. Mark. Sa talagang haligi ng racing natin. Ayan. Yun lang, medyo maitsing haligi, ba? Ayan, isa sa maraming ano na, yan, pag sinabing racing, doon tayo kay Mark. Actually, ang pagkakakilala ko pa kay Mark noon is from Sonic Boom Motorsports pa, nung time na nagsisimula pa lang magkarera itong mga bata, no? So, nakapokus kayo nung time na yun, Pop, sa mga clubs. Yeah, actually, grassroots sinimula natin. Before kasi, there were races, mga expert riders. We invented this event, which is the Interbike Club. I think that's March 11, 2007. So, nag-start kami gumawa ng motorcycle racing event. Pero, sinala namin maigi yung mga riders. So, tawag dito, kailangan puro first-timers yung kumarera. Mga beginner novice. Masakit sa ulo, screening, ganyan. Doon nung natapos, may mga nakalusot pero na-DQ din.
So, Pops, meron tayong bagong racetrack na ini-introduce dito sa North. So, sa parting Tarlac na to. Pops, kwento mo nga kami tungkol dyan sa racetrack na yan. Gano'n ba kalaki itong racetrack na to? Kailan nabuo itong racetrack to? And for what purpose itong binuong racetrack sa Tarlac? Itong racetrack na to kasi was built because by the government, funded by the government ng Tarlac province. Mm-hmm. Kasi sa buong Pilipinas, Tarlac ang pinakamataas yung mortality rate when it comes to motorcycle accidents. So yung facility ginawa para instead na doon kayo sa kalye magkare-karera, do it on the track. Yun naman lagi sinasabi natin, diba? Even us before, yan na yung ano. Nabanggit mo yan, Papa Mark, no? Ito pang racetrack, dinesign para sa motorcycle lang. No, actually, perfect siya sa motorcycle, but pwede rin siya sa kotse, pwede rin siya sa go-kart. Pagdating sa motorcycle nga lang, so that's 1.5 kilometer track. So, very technical na rin, pero pasok pa rin yung 400. Yun na yung pinakamataas na displacement. Naka-accommodate na pwede, kasi na-track inspection na yan namin ng NAMSA, so na-approve na yan kung ano yung mga specs. So, we've come up na pwede yung 400. Well, pag-usapan naman natin, Papa Mark, ang darating na race event this coming, 2016. Oh, yeah. Ano ang pangalan ng event then? Kailan magsisimula ito? At ano ang ating pwedeng i-expect dito sa karera ito? Actually, for this year, we're scheduled for 5 road racing. So, we have this Roadmasters GP. Mm-hmm. 2K16. May maglaro ng NBA, kaya ginawa. 2K16. Paborito kong symbols, K din. So, kaya naging 2K16 instead of 2016. Doon gagawin sa Tarlac Circuit Hill. It's a 3-day event. So, practice ka ng Friday, qualifying elimination ng Saturday, pakpaka ng Sunday. Ang maganda dito kasi, ilalabas na natin siya sa national TV. Yun! So, ito yung start ng Pinoy MotoGP style. Wow! Pinoy PMGP! Yeah, parang MotoGP. Parang ganon. Well, nakita natin yung poster part, no? We have this 12 hours endurance race. Yeah. We have that also. This on in you on the track, di ba? Inside the race track. So, paano ang mechanics na ito, Max? So, it's a 12-hour endurance GP, you know. 4 riders, 1 bike, 12 hours. Wow. So, paramihan kayo naman magagawa ng lap within 12 hours. So, yung champion, 50,000, 30,000 for the second placer, and then 20,000. Wow. Malaki yun. Alright, so Papa Mark, bigyan mo ng invitation yung ating mga siklista na nanonood niya. So we're inviting everyone, on riders, siyempre mga tropa natin, alam niyo naman, may karera tayo sa January 29, 30, and 31 sa Tarlac Circuit Hill, Roadmasters GP Facebook. Puntahan nyo na lang. Yeah, approve ko kayo. Ayan. Pero kikilatisin muna natin. Ayan. So, Sir Mark, maraming salamat sa patuloy na... Look, Sir Ayan. Mark lang. Ayan. O, Mark, salamat sa patuloy. Sir, Boss Mark. Ayan, Boss Mark. Ito ang Coffee Talk. Is coming. Join the evolution. Para sa ating bike review, makikilala natin ang Kimco Grand 300i. Yan, yeah, ha? Si Papa Mel bago nag-review niya. Panoorin niyo. Mga sikustas, mga kasusur may lang ino at nandito tayo ngayon sa bike review. Papagosin po natin na naglabas po ngayon ang Kimco ng bago nilang scooter at kanilang naglabas ay tinatawag na GT 300i. Pag sinabi natin 300i or yung I stands for EMI or Intramural Injected Emission.
Alam niyo ba na unang CVT scooter ay nilabas po sa Pilipinas noong 1999? At ito po ay nakita ng mga masa ng mga motorcycle riders na ang Dink or 150 Dink ang kauna-una ng maxi scooter na lumabas dito po sa Pilipinas. Kung mapapansin po natin ang all-new Grand Dink 300i, so mapapansin po natin ang kanyang special feature, makikita niyo yung kanyang headlight. No? Yung kanyang unahan is parang tinatawag na Sparrow Head. No? So, the Sparrow Head is sa Pico 300i, at mapapansin po natin yung kanyang headlight. Ay talagang kareiba, no? Single headlight siya, and the single light is incorporated on the full body na kanyang headlight. So, pansinin natin yung kanyang body, mapapansin natin yung kanyang flat forward ay napakalapad. So, kahit alam natin, pwede mo yung bago dyan, natalasan ng mga riders ay pag-alap ang maliit, eh, meron mo tinatawag na hook or auto hook na makakalagay mo sa kanyang pantatarapan. Then, meron siyang glove compartment. Then, kasama na rin dito mo sa kapuha natin ng motorcycle na ito is yung kanyang comfortable seat na malapad. Mapapansin natin ang pag-iwang antas ay maging komportable. The same time, it's a powerful 7CVT 300cc scooter. So, pansinin naman natin yung model niya. So, ang model niya is 4-stroke overhead cap fuel injection system. Nakatitin na fuel injection system po ito. So, pag sinabi natin DFI, wala lang po siyang carburetor. Pag wala carburetor, kadalasan po ay nagpapatipid sa konsumo ng insulina. Kaya po nakakusun na yun ang mga DFI na technology natin ngayon. So, ang core stroke niya ay 72.7, 65.2, displacement na 270.6 cc or cubic centimeters. Cooling system, hindi po siya air-cooled. Siya po ay liquid-cooled. Meron po siya na J-pump na nag-incorporate po sa kanyang engine. Maximum torque of 23.5 and maximum horsepower ng 17.5. Kung papansin naman natin ang speedometer niya, it's already a digital and incorporate rin yung kanyang speedometer sa kanyang display. Then, ang kanyang rear brake or ang braking system niya, front brake is display, pati yung rear brake niya ay display na rin. Kanina ginamit natin itong bike na ito at napansin natin ang kanyang braking system. At pag ginamit mo yung rear brake alone, lumulubog yung likod. Sabihin parang hindi iwasan niya yung rider na pinakong papalabas. Pansinin naman natin ang seat compartment ng D300i. Nakalagay po sa susiyan ang kanyang pagbukas. So, makikita niyo po yung look ng kanyang compartment na siya sa full face standard garment. So, mapapansin po natin na napaka-spacey, napaka-roomy ng kanyang compartment. At talagang pang-biyahe, kumbaga, for city riding, ang Kinko 300i ay isa sa mga pinakamasarap na gitin na siguro. Lalo na mga kayong traffic, medyo rush hour, talagang sa handling, naramdaman ko, masarap siyang corner, maganda siyang magbigay ng power. Then, very comfortable with the twist and go system. Pag sinabi natin yung twist and go, doon talaga nagsimula ang scooter. Just twist and go. Very convenient and immediate ang scooter. So, ngayon, dito just po na keep ko, Philippines, ang 300cc nila. Kung saan ang kauna-una ang Dink na lumabas is 150, then they upgraded it to 300cc. Sa tingin ko, makakakita ito ng maganda potential sa ating market. Most scooter lovers will be looking or keeping their eye with it in this 300cc Kimco GP. Yeah, so, ito po mga kaibigan, Sister Belapino, at nabigo po tayo sa 5 review. Thank you. Oh, ayan mga papi, ang ganda ng scooter na yun, di ba? Ang ganda. Kaya si Papa Bel, ano bang masasabi mo doon? Well, nakakatuwa dito, no? Habang gamit ko yung bike, ginamit ko yung, kasi kadalasan pag nagtetest tayo ng mga review natin motorcycle, una kong tinitingnan dyan kung gaano effective yung braking, yung stopping power. So, nung pinipreno ko itong Dink na to, itong 300i na to, pag nagpreno ko, bumabaw yung likod eh. So, talagang parang hindi siya yung pag nagpreno ka, malalaglag ka sa upuan. Ito, very effective yung braking. Actually, yun ang gusto ko dyan sa Kimco G-Dink 300i. O, kasi papi, 300cc to. Kaya, no. So, dapat maganda rin yung stopping power. Oh, especially the power, power delivery, wala siyang sasabi. CVT. Ako naman, masasabi ko sa 300i, no, yung comfortability ng rider. Yeah. As in, talagang hindi masyado nakaka-strain sa likod. At best po ito para sa mga long ride. Oh, kasi kahit scooter ito, malaki ito. Malaki ito. So, para siyang easy rider on automatic scooter. Yes, yeah, so, exactly. Maraming salamat po, Mr. Charles Cheng of Kimco Philippines Incorporated and si Papa Henry Del Rosso. Yo. Love you, Papa. Yee.
So mga suklistas, natapos na naman ang isang oras ng ating balitaktakan. At huwag nating kakalimutan mga suklista, magpasalamat tayo dito sa Bossing's Grill dito sa Market Market. Oh. Sarap dito, papi. Panalo, Pops. Oh. Lalo na to, ha, meron silang 99 sulit treat, no? Ito yung limited offer time only, no? Breakfast nila starts at 6 to 7 a.m. Lunch nila is 11 to 12. Snacks naman ay 3 to 5. May snacks pa, ha? Yan. Oh. Oh, lalo sa gabi, Pops. Pag sa gabi, at syempre, meron tayong ano, beer bucket promo. So, $2.95 lang po yan, mga suklista. At may kasama ng sisig, ayan, or pork siomay, or fish siomay, or five star. So, mamili lang kayo doon na pampulutan nyo. Especially mga nagtatrabaho dyan sa mga McKinley area, BGC area, punta na kayo dito sa Bossing's Grill. Ayan. Yun, so, masarap pala talaga rito, papi. Oo, at syempre ano rito ha, meron silang eat all you can buffet. Ayan. So, napakamura ng eat all you can buffet dito at mga papi, hindi nyo natatanong. Na-try ko na to. Pumunta kami naman na to. Yung pagbukas ng 2016, kami ng family ko pumunta dito. Kumain kami dito. At syempre, maraming salamat kay Sir Russell, ang operations manager ng Bossing's Grill. Sir Russell, maraming po salamat sa inyo. Inaccommodate po kami niyan nung kami pumunta dito sa ano sa Bossing's Grill. Kaya mga sikluista, kung meron po kayong mga comments and suggestion, huwag na kayong mag-atubili. Sumulat lang po kayo sa amin. MotorcycleNewsMagazine@gmail.com. Siyempre, do like our website or visit our website at www.motorcyclenews.com. At kung hindi nyo pa nila-like ang aming Facebook page, search nyo lang Motorcycle News Mag. So muli mga siklistas, ako si Ben Aquino. Ako si Tylan Ho. Ako si Teddy Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Yee! Rock and roll! Para sa ating news and events, pupunta rin tayo sa... Ito nyo meron ang idea. Cut. Masok ka. Yes, oo. Para sa ating news and... Tapa ito! Masok na lang sa news and events. Okay. Yeah, news and events, pasok na ka. Okay. So mga skristas, simpa. Meron pa tayong DIY. Lahat pa yan. Motorcyclo News is brought to you by